りさんかな。Yon! What's up, what's up, mga beshiwap? So for today's video, ituturo ko na sa inyo yung past, present, future tense na ginagamit sa exam at sa mga ginagamit dito sa actual pagdating dito sa South Korea. Okay. Pero yung ituturo ko, formal polite form. Formal polite form. Hindi siya madalas ginagamit dito sa Korea, pero madalas siyang ginagamit sa exam. So, pinaulit-ulit ko lang, no? Shoutout pala sa misis ko, kay Rochelle Vergara Reyes. So, bago tayo mag-umpisa, shoutout ko lang yung mga team beshiwap ko. May tanong kayo about sa conjugation, yan, i-message nyo si Boss Rowell Gamier. Gamier, parang gamer. Tapos, kung gusto nyo naman matuto about sa mga sentence, kay Pete Cortez, yan, nasa screen. At sa mga vocabularies, kung gusto nyo matuto rin at gusto nyo malaman yung mga vocabularies, kay Ma'am Sheng Rodriguez. Rodriguez. Hindi pala Rodriguez, kay Ma'am Sheng Juan Enriquez. So, magkatunog naman, okay lang yan. At kung gusto nyo ng merienda, kay Ma'am Mary Chris, Om lang Mary Chris, yan. PM nyo sila, PM is the key. Yan. Mga team beshiwap po yan, mga beshiwap. Okay. So, yun, umpisahan na natin. Start! Ito na mga beshiwap, isum ko na para mas lalo ninyo makita. Past, present, future tense. Sa Tagalog, nangyari, yari at mangyayari pa lang. So, changing of verbs, vowels only. Meron tayong rules, syempre. Ayan, mga rules natin. Magagamit natin yan mamaya. So, umpisa na natin sa oda. Ito yung mga sample verb. Yung 1 to 5 is nagtatapos siya sa vowels. And then, yung 6 to 10, nagtatapos naman siya sa consonant. Yun yung ginamit ko kasi para mas maintindihan ninyo. Ito yung 100 verb sa aking vlog. Kung gusto nyo makuha to, nandun siya sa description ng video na to at saka dun sa lesson 1 to lesson 6. So, iisa lang naman yung mga link dun. Ito rin yun, 100 verb. Tapos, kung nahirapan kayo at din yung ma-download, mag-PM kayo sa aking messenger, Darnell Acebo. At ito, umpisa na natin, hindi natin patatagalin. So, number one, example natin is yung oda. Sa past tense muna tayo, mga beshiwa. Huwag kayong mag-focus sa present sa future. Mamaya na yun, past tense muna tayo. So, sa oda natin, ang example natin dyan is oda. So, kagaya ng sinabi ko kanina, itong 1 to 5 natin, nagtatapos sa vowels. Kaya, vowels muna tayo lahat, itong 1 to 5. So, oda, magiging awesome nida. Sa tingin nyo, mga beshiwap, tama ba to? Awesome nida? So, hindi. Meron tayong rules na tinatawag. Changing of verbs, vowels only. So, oda. Itong o. Oda. Nagtapos siya sa oda. Sa o. Kaya itong o magiging wa. Wa. Sum nida. Yan. Wa sum nida. Ito ang tama. Red horse ang may tama. So, nakaisa na tayo. Gagamitan mo siya ng changing of verbs. Tapos, next tayo is chuda. Chuda. Ito na, sa verb tayo. Verb, consonant, consonant. So, verb pa lang tayo. Ayan, ito pa lang ang gagamitin natin ngayon. Verb, chuda. Nagtapos sa u, kaya magiging juo. So, chuda. Nagtapos sa u, kaya magiging juo. Sumnida. Ayun, yun yung example ko. Ibig sabihin ng juo sumnida, nangyari na. To give. Makikita nyo sa 100 verb natin. Juda, to give. Ibig sabihin, nangyari na. Nakapagbigay ka na. To give, nakapagbigay na. Nabigyan na. So, yun. Oda, to come, nakarating na. Yun, past tense, ibig sabihin, nangyari na. So, pag past tense, kalimutan nyo na yun. Kasi past. Ugot, ang corny ko dun. So, next natin, suda. Suda, yan. So, may apat na meaning ang suda. Ang unang meaning yan is to write. Pangit ng sulat ko. Ayusin natin. Kasi magbablog na tayo tapos di pa natin naayusin yung sulat. To write. To wear. To wear sa head. To be bitter. Ayan. And last. Ano nga yung last na to? Hindi ko sure kung ano yung ano eh. Assignment ko sa inyo yun. To use ata yun. Di ako sure. Ito lang naman. Dito lang naman ako di sure. Patawarin nyo na ako. Pagbigyan nyo na ako. To use. So, suda. Suda. Alisin natin yan. And then, ayusin muna natin yung changing of verbs niya. Nagtapos siya sa ganito. Yan. Kaya, ang gagamitin natin is so. So, sumnida. Ah, di ba? Ibig sabihin nun, nakapagsulat na. Past tense eh. Naisuot na. Nakapagsuot na. Bitter? Ano ba yung bitter? Basta, yun. Tsaka itong use. Nagamit na. Past tense lang yan, mga beshiwap. Next natin is yung, burahin na natin to. Jida. 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 So, jida. Jida. Ang changing of verbs niya is from I, magiging yo. Magiging jo. Yan. Josung nida. Yun. Past tense. Ano bang ibig sabihin ng jida? To defeat, to lose. So, natalo na. Nangyari na. Past tense eh. Nangyari. Nangyari na.
So, natalo siya. Lugi ka ngayon. Talo ka eh. So, next natin is yung kopuda. Ito, madalas pag ginagamit kapag kagutom ka na. Bawa. Chonun, pega, kopayo. Pero, yung kopayo, di ba ang sentence ending ko is yung yo. So, impolite form yun. Pero, ang gagamitin natin is formal polite form. So, ginagamit siya sa matataas or nopimal. High reputation. So, kopayo. Kopuda. Kopuda. Gagamitin natin formal polite form. Kaya, yung o at saka u, number 9 rules natin. Hindi ito ha, kasi nagtapos nga naman sa u. Baka ang gawin nyo ito, mali yan. Eh kaso may rules tayo na kapag may o at saka may u, ang magiging a yung u. Kaya kopa yo. Kopa. Kaso hindi yo. Ang gamit natin is yung formal polite form. Kopasum nila. Ayan ang example. Yung sabihin nun, nagutom ako. Ah, nangyari na. Nagutom ako. Hindi mo ako pinakain. Yun. So check na tayo sa past tense ng verb. Number 6 to 10 natin is consonant. Gagaya ng sinabi ko sa inyo. Sample ko to sa 100 verb. Yan. Yung 100 verb na to. So, mokta. Alisin nyo na lahat yung mga ta-ta-ta-ta-ta-ta. Lahat ng ta doon sa 100 verb kasi malilito kayo. Ang ipapalit natin doon is yung sentence ending. Magko-conjugate na tayo. Okay. So, mokta. Pipili tayo niyan sa dalawa. Consonant-consonant yan eh. Ang vowels niya kasi is O. Ayan o, vowels O. Kapag ka aya, oyo, ito ang gagamitin mo, asumnida. Kapag oyo, uyo, ui, ang gagamitin mo, osumnida. Asumnida, osumnida. So, magkaiba yan. So, ang ginamit natin is O. Nandito siya sa bracket na to. Kaya, ang mangyayari, mogosumnida. Ididikit nyo lang yan. Mogosumnida. May chat ng chat dito. Gulo ng gulo. Kaya magulo ha. Mogosumnida. Mamaya ako kaya re-replyan. Yun, nangyari na. Ibig sabihin, nakakain na ako. Tapos na akong kumain. Madalas namin itong ginagamit kapag tapos lang namin kumain sa kantin. Lalagyan na lang namin ng jal. Well. Sabihin, well. Well eat. Kumain kami ng maayos. Jal mo gusto nida. Nakakain kami ng maayos. Masarap yung pagkain. Ganun. I enjoy your meal. Ganun. So, next natin is mandulda. Ito na. Dito na tayo magkakatalo-talo mga beshwa. Mandulda. So, ito. Naalala nyo yung lesson 7 natin. Yung eliminate yung riol. Tandaan nyo yun ha. Yung elimination natin ng riol, magagamit natin siya dito sa past, present, saka sa future tense. Kapag ka nagtapos lang sa riol. Kapag nagtapos sa riol, di ba ang nasa isip ninyo? Nasa consonant tayo. Kasi riol, ang ginamit niya itong Yung na yan. Ito. Yan. Ito siya, Kaya lang, may riol ang problema. Kapag ka kasi may riol, ang rules dyan, eliminate na natin yan. Kaya, ang mangyayari, babalik tayo sa vowel. Mando, sumida, ganun. Hindi siya mapupunta sa consonant. Kaya lahat ng may riol na verb, magiging vowel. Hindi siya magiging consonant. Mando, sumida. Nagtatapos sa vowel. Mandulsong nida. Hindi siya magiging mandul. Mandul. Tapos, dudugtungan mo ng, eto, mandul. Mandurosong nida. Mali yun. Mali yun. So, ito ang tama. Red horse. Ano ibig sabihin pala ng mandulsong nida is to make. Ibig sabihin nun, nakagawa na. Ano pa sa Tagalog yun? To make. Gumawa, di ba? Parang gumawa. Nakagawa. So, next natin is anja. Anta. Alisin natin yung ta. Papalitan natin ng past tense na sentence ending. Ayan. Anja. Letter A naman to. A. Ayan, A. Andito siya sa A. Kaya asumnida ang gagamitin natin. Ididikit mo lang yan ngayon. Asumnida. O, di ba? Ganun lang yun. Kasimple. Anja sumnida. Sabihin, nakaupo na. Uy, kanina pa nakatayo yun si ano ha? Si Beshiwap. Nakaupo na ba yun? Ne. Anja sumnida. Sabihin, past tense, nangyari na. So, next natin is yung jikta. Ibig sabihin yan, to take. Madalas to ginagamit sa picture. To take a picture. Yan. Sa jinul. Jikta. Ibig sabihin yan, sa jinul. To take a picture. Pero pag past tense, nangyari na. Nakapag-picture na. Sa jinul. Jik. Ito, i. Ang ginamit natin. Jigo sumnida. Ididikit mo lang ngayon to. Ito, idinidikit lang din yan. Yan. Jigo sumnida. Ayan. So, jigo sumnida. Nakapag-take na. So, tapos na tayo sa number 9. Number 10 tayo. Last. Yolda. Yolda. So, dalawang meaning ng yolda, mga beshwap. Una is yung, hindi siya verb, be verb. Hindi ko alam kung ano yun eh. Nararamdaman yun, nararamdaman. May lagnat. Yung isa naman is open. Tatlo pala meaning niya. So, verb yun. Yung isa naman is yol, 10. Isabihin nun, 10. Yol. Yol. 10. Number. So, yolda. May riol na naman. Katulad ng mandulda. So, magiging verb na naman siya. Tapos kasi nagtapos siya sa riol. So, eliminate natin tong riol. Yo sumnida. Yo sumnida. Ayan. Ito, parang hindi siya bilog. Ayan.
Kapag bawes, laging may bilog sa unahan yan. Pag nag-umpisa lagi. So, ibig sabihin yan, open. Sabihin, nabuksan na. Past tense na eh. So, ayun na. Tapos na tayo sa past tense. Checkan na natin yung past tense na yan. So, dito na tayo sa yari. Yari ka. Take note pala mga beshwap. Ang changing of verbs natin, eto mga to, lahat yan, 129 na yan. Ginagamit lang to kapag ka past tense. Ma-apply mo lang yung mga yan kapag ka past tense. Pero pag present saka future, hindi mo na siya magagamit sa, eto mga to, hindi mo na siya gagamitin sa present saka sa future. So, back tayo sa number 1, oda, present tense, magiging omnida. Hindi siya gagamitin ng wamnida. Eto mali ito. Ito ang tama, red horse. Ayan, omnida, wamnida. Changing of verbs, di na natin magagamit yan pagdating sa present saka sa future tense. Tandaan nyo yan. Okay. So, omnida, present, yari pa lang. Come. So, next natin is yung juda. Ganon din. Jumnida. Hindi juo. Hindi mo siya lalagyan ng ganon. Ang tama dyan is yung ju lang. So, ganon lang. Number 2, sumnida. Su. Number 3, suda. Sumnida. Didikit mo lang yun. Jida. Jimnida. Kopuda. Kopumnida. So, sa 6 naman, mokta. Nagtapos sa consonant, magiging, ito na, consonant na yung gagamit natin, moksumnida. Ayan, ito lang yung mga ginagamit natin, ito, tsaka ayan, ayan. So, moksumnida, present, kasalukuyan. So, present lang, moksumnida. So, next natin, mandulda, magiging man, yung kaninang rules natin, mandulda. Consonant siya, kaya lang may riol. Kapag may riol nga, sabi ko sa inyo, mapapas, present, or future tense yan. Kapag riol, may eliminate natin yung riol. Magiging mandu, bawas ulit tayong mandumnida. So, anja, ganun din, anja. Anja, number 8 na tayo. Anja, ganun lang kasimple yun. Ipapag-anuhin nyo lang yun. Anja, so, anja, nagtapos sa consonant, ansumnida. Jikta, jiksumnida. Jik, double J pala yun. Ayan, jiksumnida. Gagayahin nyo lang yan. Jiksum nida. Yolda. Katulad nyo nga, yol. Kaya lang, may riol. Yosum nida. Alisin nyo yung, yan, ganyan dapat yan. Yosum nida. Ididikit nyo lang nang ididikit yun. Yung mga verb. 3 times a day. So, future tense na tayo. Ang bilis natin, di ba? So, sa future tense natin, ganito naman. Mapabawels or consonant, walang magbabago. Example, oda. Oda. O, ketsung nida. Future tense to, mangyayari pa lang. To come. Ibig sabihin, pupunta pa lang. Dadating pa lang. Ayan. Tama ba spelling ko? Mali yata. O, ketsung nida. Pangit. O, ketsung nida. Nabura na. Ayan. Wala magbabago. Hindi siya magiging waketsumnida. Oda lang siya. Oda. Oketsumnida. Juda. Magiging juketsumnida. To give. Magbibigay pa lang. Kasi future tense. Mangyayari pa lang. Suda. Suketsumnida. Magsusulat. Magsusulat pa lang. Gagamit pa lang. Ayun. Jida. Tulus. Matatalo kayo. Ganon. Matatalo pa lang. So, kopuda. Sakit ang tiyan. Sasakit ang tiyan. Kasi mangyayari. Kopu ketsumnida. Gopu ketsumnida. So, walang magbabago. Hindi nyo papaltan ito. So, mokta. Moketsumnida. Mapabawes, mapakonsonant. Same pa rin siya. Moketsumnida. Mandulda. Ayan. Mandulda. Mandul. Ayan. Riol. Alisin nyo lang ulit yung rules natin na riol. Mandu. Ketsumnida. Pangit ng sulat ko na. Anja. Ganun lang din. An. Ketsumnida. Jikta. Paltan lang din ng ano. Puro ketsumnida. Jiketsumnida. Diba? Ganun lang. So, yolda. Ayan. Rules natin. Eliminate na naman yung riol. Yo ketsumnida. To open. Bubukasan pa lang. So, yun lamang yung mga past, present, future. Sinimplihan lang natin ng paliwanag kasi ganun lang naman talaga yung ano, explanation dun. Ito yung mga tinuro sa amin at may mga notes ako nito. Ayan, pinapicturean ko dun sa kapatid ng misis ko. Shoutout pala sa misis ko, kay Rochelle Vergara Reyes. So, ayan, gagamitan nyo lang to ng changing of verbs kapag ka past tense. Take note, tulad nyo. Okay. Kapag future tense saka present tense, di nyo nagagamitin to sa verb. Kinagamit lang to sa vowels. Itong 1 to 5 natin. Example, marami tayong vowels dito sa 100 verb pero hindi siya naka ang tawag doon, yung naka-organize na puro vowels lang, puro consonant. So, rumble siya. So, ito yung 6 to 10 natin, consonant naman. So, yun lamang. At kung may natutunan ka dito, huwag mong kalimutang mag-subscribe, yun, mag-like. Pero hindi kita pinipwersa. Pero pwede mo rin namang gawin. Siyempre, i-share mo na rin sa mga beshiwap natin dyan na gusto mag-aral ng Hangukmal o Korean language, Hangugo. Yun, ano pa ba? Basta, yun.
Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at wala muna tayong shoutout ngayon kasi medyo mahaba tong vlog na to. So, sa akin, kung may tanong din kayo, okay, mahiya. May right mid tayo dyan, right mid. Huwag mahiyang magtanong. Okay. So, huwag ko, di ko na pahabain, pause na ako. So, maraming salamat sa lahat ng nanood at adios.